That's one thing I really appreciate po about Dongyan is parang mula po ng first interview natin nung Feb 8, nagkaroon na po ako na parang additional like 2 taping days, so 3 times na po kami nagkita. And one thing I found amusing po or not entertaining pero enjoyable po about Ate Yan tsaka Kuya Dong is they're very parang open with discussions, tapos meron po silang nabubring na parang advices with showbiz, but at the same time meron din mo parang personal talks which I won't mention, pero they're all like very enjoyable to listen to. Tsaka pag meron ka pong sasabihin, nakikinig po sila earnestly. So parang it feels more of like kada may taping po, parang medyo nagiging family gathering na rin po siya. Kasi parang nagkakwento lang kayo about life and stuff and how you think about this, how you think about that. And that's one thing I really appreciate po about Dongyan is parang they're still very youthful at heart. Wala po kasi ako like masyadong tina-target as of the moment. Kasi ang current mindset ko po is kung anong maibigay po sa akin or kung saan po ako mapunta, nandoon po ako dapat. Parang whatever I receive is what I'll make the most of po. Pero I think, I'm not hoping po na parang 5 years from now maranasan ko po siya. Pero ang medyo ko po parang dream project po is like something in Netflix po siguro. Wow. Or any parang yes po. Kasi nung napanood ko po yung Heartstopper, parang ganong klaseng film po na parang high teen na it parang ano, parang youthful, something youthful. Parang sabi ko, parang ang saya niyang maranasan. And parang yun yung, nung pinapanood ko po siya, sabi ko, ah, parang masaya mag-try something from Netflix. Pero that aside po, any, my target po is like, anything that shows progress or growth po, that I will be happy with that po.